magandang hapon dyan sa inyo. Tawagin si ate. Taka lang po, ito po yung gagamutin, sir. Asaan? Kayo po bang nag-message sa akin? Opo, sir. Ako po. Okay. Kukunin ko yung rosaryo. Lalabigin ko niya yung rosaryo kay inay. Ako. Taka lang po, sir. Kukunin lang po namin yung tubig at rosaryo. Sige po. Dito ka. Ay, ako. Magandang hapon po. Magandang hapon. Kumusta kayo? Okay, okay na po. Para noong mga nakaraan. Kaya lang masakit pa din po. Kailan ba nag-umpisa yung bukol na yan? Mga July pa po. July? Tagal na po. Nakapagpa-check na po ba kayo sa doktor? Opo. Sa ano ENT po. Ano daw po, may nana daw po sa loob. Kaya lang, ano na po, 4 days na ako umiinom ng antibiotic. Alang nangyayari? Kailan po kayo nagpa-check? Bago lang? Nung ano po, nung kasi po mag 1 month na to, nung una pong mga unang 2 linggo nawala na siya. Tapos bumalik po siya, kaso mas malala, mas lumaki siya, mas makirot siya. Tapos po nagpa-check up kami nung Miyerkules. Miyerkules. Nang umaga, yun, nag-uminom na po ako ng antibiotic noong gabi. Sa ngipin po ba yan nag-umpisa? Hindi po. So, hindi masakit yung ngipin ninyo? Oo po ang ngipin ko. So, wala po akong, sa pis... Ano, wala po akong butas-butas. Sa pisngi nyo po yan? Opo, dito po talaga siya nag-umpisa. Naka po hanggang tenga, loob ng tenga yung kirot. Parang may mga gumagalaw-balaw na hindi ko maintindihan. Okay ha. Sige. Saglit po ha. Medyo binabasa ko po ngayon yung ano. Natawas na po yata kita kagabi na. Opo. Hindi mo nila tanaw gabi. So nakikita ko parang parang kapitbahay. May nakagalit po ba kayo dyan? Try po natin na pasapiin ngayon ha para malaman natin kung sino yung may gawa. Pakiano na lang po sa bata, dapat hindi po maingay dyan para magkaintindihan po tayo. Ito mama. Ito kaya mama. Ay, sino daw yung maingay? Dapat wala pong bata dyan kasi magpapasapi tayo ng espiritu. Baka madamay pa yung bata dyan. Makinig po kayo, kayong mga andyan, makinig po kayo. Dapat walang bata dyan kasi magpapasapi tayo ng espiritu nang nagkulam nitong babaeng to. Baka madamay po yung bata, ako pa yung masisi. Doon po kami lilipat sa bahay nila nanay ko po. Sige po. Wala po tao dyan eh. Di ba dalawa kayong magpatingin? Baka po si mama ko. Okay. Doon daw tayo, walang maingay kasi baka daw may sumapit.
Lumalaki po kasi siya. Ano nangyayari sa anak? Hindi ba kayo in-schedule ng doktor na operahan yan? Wala po schedule. Basta lang po, pinainom lang po ako ng antibiotic. Okay, Jan. Maupo po kayo na nakikita yung paa ninyo. Kasi... Jan kasi, huwag masyadong malayo, dapat naririnig. No, at saka yung cellphone, yung camera, dapat naka-steady lang po. Nasaan po yung nanay ninyo? Pwede ko tingnan? Yung nanay, yung, di ba dalawa kayo magpatingin? Sinabi, isa sinabi ko. Ikaw lang. Siya lang po, sir. Ah, siya lang po ba? Ako, sir. Siya lang po. Okay, sorry. Sige, akala ko dalawa ang magpatingin. Sige po. Okay, ganyan na po yung angle ng camera. Nakikita siya. At yung paa niya. Yung paa niya, dapat nakapatong yan. I-steady niyo po yung camera. May masasandalan po ba dyan? Naka-steady po ba yan? Hindi na hinahawakan? Hindi po, hawak po talaga po. Ayan po sir, naka-steady na po. Okay, ganyan. Kasi ikaw mismo ang mag-iipit dun sa ano niya, sa paa niya. Opo. Pakitingin nga po dyan sa kanya. Tingnan mo ako ha. Ito yung guhit ng ating palad, itong makapal, nakikita mo. Itapat mo yun. Itapat mo yan sa ano, sa kabila. No, itapat mo sa kabila ganito. Tapos tingnan mo kung anong yung hiniliit na maliit na daliri, tingnan mo kung saan ang mahaba. Ganyan lang, simpleng ganyan lang ha. Itong dalawang guhit na 'to na makapal. No, itong dalawang guhit na 'to na makapal, ganyan. Ganyan lang itabi mo. Itapat mo. Tapos tingnan mo yung ano, daliri na kung saan yung daliri na mahaba. Mahaba. Alin ang mahaba? Ito pong kanan. Okay, sa kanan tayo na paa ipit. Okay, yung paa niya, pakipatong doon sa kung may... ikaw na... Ano pangalan mo? Yung dyan sa ano? Judy po. Ano? Judy po, sir. Judy po, doon, sir. Doon ka umupo sa bandang kanan niya. Sa bandang kanan? Oo. Umupo ka doon. Hindi, huwag kang tumabi. Umupo ka lang sa ano niya. Ganyan po? Diyan siya sa inupuan mo. Ikaw, umupo ka doon sa malap, sa may paa niya. Okay. Lapit ka. Anong pangalan ng pasyente? Lizelle po. Lizelle, lapit ka dito. Bumalik ka doon sa kinaupuan mo kanina. Okay, ganyan. Huwag kang ganyan. Ano lang, relax ka lang. Tapos bigay mo yung kanang paa niya. Kanang paa mo sa kanya, kay Judy. Ganyan. Ang gusto ko sana, Judy, makikita ko yung paa.
Dapat nakaupo ka. Nakaupo ka dapat. Nakaupo po ako sa tayo. Hindi. Ibig ko sabihin, nakaupo ka sa upuan ba? Sige, ganyan na lang. Ano? May upuan yan? Hindi, sa upuan ka umupo. Sa upuan ka umupo. Para hindi mahirap sa'yo. Kumuha ka ng upuan. Ganyan. Okay. Okay. Huwag mong, yan o, huwag mong i-bend yung paa mo, Lisel. Straight lang. I-straight mo yung paa mo. Ganyan. Relax lang. Ganito, magre-rehearse muna tayo, no? Tingnan mo ako, ha? Halimbawa, ito yung paa ni Lisel. No, ito yung, liliit, no? Dito sa unang pwesto, ganyan. Ganyan ang paglagay, patayo. Lagay mo. Yung kaliwa ang gagamitin mo. Kaliwang kamay mo ang gagamitin mo. Apo. Kaliwang kamay, kanan yung ginamit mo eh. So, ganyan. So, yung kanan na kamay mo, ito yung mag-iipit dito sa ilalim. Apo. Yung dalawang daliri na yan. Ganyan. Okay, buti nagkaintindihan tayo agad. So, pag sinabi kong galawin mo, ganyan ang paggalaw. Pababa, pataas lang. Apo. Dapat itong dalawang daliri mo sa kanan mo, dapat mahigpit yung paghawak, ha? Apo, apo. Kung saang part, huwag mong masyadong isagad, no, na ganyan. No, bigyan mo ng allowance, ganyan, ha? At saka kung saan mo nilagay, no, wag din masagad doon sa baba, ha? No, dapat dito sa gitna. Tapos kung saan mo nilagay, doon din nakaipit tong kanan mo. Nadaliri mo, ha? Apo. Okay. So, yung unang pwesto na yan, yan yung sakit doktor. No, pag sumakit yan, pag uminit yan, yung daliri mo na yan, Lisel, ibig sabihin may sakit doktor ka. No. Doon sa pangalawang ano, pangalawang pwesto dito, lipat mo dito sa pangalawa, dyan. Lipat mo dyan. Oh, yan naman yung sakit galing sa mga engkanto. Pag ang tao nausog o naengkanto, masakit po yan, no? No, sasakit po yan. Mamaya, ha, hindi ko pa kasi dinasalan yung rosaryo ninyo, no? Nagre-rehearse lang po tayo. So, ganun po. Pag sinabi kong, pag narinig mo ako, Judy, na sabi ko, po, no? Parang hinihipan ko yan paa niya. Puh, humihip ka rin dyan sa rosaryo, ha? Ganyan. Puh! Isang beses lang. Tapos, pagkatapos mong humihip, galawin mo agad. Pataas, pababa. No? Yung mahigpit na paggalaw, ha? Ganyan. Okay. Pangatlong pwesto dito. No? Pangatlong pwesto, yan po yung mga sakit na tao ang nagbigay, mangkukulam, mambabarang, palipad hangin, no? Apo. Naririnig ba, klaro ba yung ano natin, usapan natin? Medyo mahina lang po, sir. Baka hindi nyo na full yung volume ng ano, cellphone ninyo. Baka upo ng upo ka dyan, tapos hindi mo pala ako naririnig. Baka mamaya pag pumasok yung mangkukulam, nerviusin ka, ha? Huwag kang kabahan, ha? Judy. Sir, malakas po kasi yung ulan dito. Kakapitan ko lang po speaker para marinig po kayo ng klaro. Speaker, i-bluetooth. Sige, i-try nyo nga. I-bluetooth niya. Apo, teka lang. Sige. Tanungin mo ang pangalan niya. Pangalan niya.
May pagpag mula ulo hanggang paa. Nangangalati lang siya. Okay, pagpag mula ulo hanggang paa. Ganyan. Satorari potinito pera rota satorim beklamita. Hihip. Hihip galaw. Masakit kasi may karga. Satorari potinito pera rota satorim beklamitan. Sige, siguruin mo yung sa mukha mo, sa pisngi mo. Ganyan, ganyan, sige. Satorari potinito pera rota satorim beklamitan. Sige, konti na lang yung nakikita ko. Sige, pagpag lang. Ano? Madaraming tupad ko itong kasaryan, sakit-sakit daw ko, ay parang sugat na. Huwag mo maling galawin. Sige, baba mo na yung paa niya. Lisel, huwag kang dumilat. Okay. Medyo ilapit yung camera kay Lisel para marinig niya ako. Ilapit mo yung camera. Okay, ganyan. Okay, Lisel, hinto mo na yung pagpag. Pikit ka lang, ha. Okay, ganyan, umupo ka ng maayos. Ganito, Lisel, nangalahati lang yung pagpasok niya na ayong dalawa yung nasaktan. Nakikita ko babae yung mangkukulam. Ngayon, nasaktan natin yung mangkukulam na yon at ngayon paparusahan natin siya sa aking mga gabay. Ganito, Lisel, makinig ka. Papahawakan kita sa aking mga gabay ngayon. Ang mga gabay ko ay mga arkanghel. Hindi sila basta-bastang mga anghel. Sila ay katuwang ko sa aking panggagamot. Kaya ang gusto ko sa iyo, patasan mo palalo yung paniniwala mo para mararamdaman mo sila. Papupuntahin ko sila ngayon dyan sa iyo ngayon, tapos pahawakan kita, mararamdaman mo, iinit yung katawan mo. Naririnig mo ba ako, Lisel? Ngayon, pag naramdaman mo na siya, sila, ang gusto ko, hilingin mo yung kagalingan at kalakasan ng katawan mo, ha? No, hilingin mo sa mga arkanghel na yan. Ngayon, pinaka-importante sa lahat, no? Pag naramdaman mo na sila, hingin mo rin yung humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Kasi yung mga kasalanan natin na yan, walang perpekto sa atin, isa po yan sa nagpapabigat sa ano natin, sa katawan natin. Hintay ka, ha? Saglit, pakiusapan ko lang sila. Diyos amang magkapangyarihan sa lahat. Tagagawa ng langit at lupa, ako'y humihingi sa iyo ng pahintulot upang tawagin ko aking mga gabay upang pahawakan ko ang taong to kaharap po ngayon na si Lisel upang maalis lahat ng kanyang negative energy sa kanyang katawan at bigyan siya ng kalakasan, kagalingan sa kanyang katawan. Maraming salamat, dakilang Ama, sa inyong pagpayag. Mga gabay, ako'y nakikiusap sa inyo.
baka ipuntahan itong taong to na kaharap ko ngayon, si Lisel. Iparamdam nyo sa kanila ang inyong kapangyarihan. Kunin nyo ang kanyang karamdaman. Kunin nyo lahat ng negatibo sa kanyang katawan. At bigyan nyo siya ng kalakasan, kagalingan sa kanyang katawan. At kung sino man yung gumambala sa kanya, yung nag-utos at nagkulam sa kanya, kayo na po ang bahalang pumarusa sa kanila. Maraming maraming salamat, mga gabay. Ayan, Lisel, pakiramdaman mo ngayon, hahawakan yung ulo mo. Hahawakan yung ulo mo mula ulo hanggang talampakan. Mararamdaman mo yung init at nagahalong init at lamig yung pakiramdam. Ayan na yung isa, Lisel, dumating na, at yung pangatlo. Tatlo yung andyan. Mararamdaman mo yun sa katawan mo na parang may nare-release dyan sa kalubluuban mo. Lalo na yung pisngi mo, yan, hinahawakan nila ngayon. Mararamdaman mo, mag-iinit yan. No. Umpisan mo nang hilingin sa kanila. Sabihin mo lang sa diwa mo. Hilingin mo yung kagalingan at kalakasan mo. No. Lahat ng mabigat dyan sa puso at isipan mo, ibigay mo yan sa kanila. Pinaka-importante sa lahat, humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa mo. Bigay mo yan sa kanila, aalisin nila yan. Talagang naka-concentrate sila ngayon sa pisngi mo na. Talagang hinihigop nila yan kung yung itim na andyan sa ano mo, pisngi mo. Natapos mo lang sabihin lahat, nakapaghingi ka na ng tawad, lahat-lahat, pwede mo nang idilat niyong mga mata. Okay, ayan. Lisel, may tanong ko. Naramdaman mo bang paghawak nila? Ano yan? Medyo mahina yung boses. Naramdaman mo. Okay, sa paano dun sa ibang parte ng katawan mo? Naramdaman mo rin. Oh. Yan, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa mga anghel na yan, na kahit na sa malayo kayo, tayo ay nahawakan kayo, no? Ngayon yung tubig, ano na yung lasa? Naiinom mo na, ano? Okay na muna po. Okay na ang lasa, hindi ka na nasusuka. Ano yung pakiramdam sa katawan mo compare sa kanina? May kagaanan ba na nangyari? Opo, kagaan po. Saka po nawala yung buo.
Okay, pasensya ka na dun sa paa mo, no? At kailangan natin gawin yun, at kasi yun yung paraan upang mapasapi natin siya. Pero ang nangyari, kasi depende po kasi yan sa'yo, no? Hindi mo siya masyadong na welcome, at yung sakit yung iniisip mo, no? Hindi ka nakakonsentrate doon sa sinabi ko na kausapin mo ang Diyos, manalig ka, magdasal ka, ganun sana dapat yun, no? Naghalo kasi yung kaba na naramdaman mo, at takot at sakit. Pero okay lang yan, kapatid, no? Lisel, importante na alis yung kula mo. At yung andyan, maniwala ka sa tubig, maraming gumaling na dyan, no? Ipahid mo yan dito sa pisngi mo at inumin mo yung ano. Huwag lang paubusan, ha? Pag kunti na lang, dagdagan mo na lang ulit. Obserbahan mo yung sarili mo at mga ilang araw siguro at gagaling na yan, no? So ano ba yung naramdaman mo na sakit ngayon dyan sa pisngi mo? Nabawasan ba yung ano? Ano po? Wala kayong naramdaman na sakit na? Wala na? Naalis na? Kanina? Pero ngayon wala na. Ayan. Antayin mo na lang yan na lumiit, ha? Kasi yung spiritual na sakit na nilagay sa pisngi mo, yun yung dahilan kung bakit masakit. Kasi ganito yan, no, sa nakikita ko, siguro pinicturan ka, tapos kasi ngayon walang imposible ngayon, no, siyempre nasa social media, kahit picture kayang kunin, kukunin lang dyan sa profile natin, no? Tapos ibigay dun sa mangkukulam yan, tinusok na mangkukulam yung pisngi mo, tapos yan, ganyan, lumubo. Okay, at least ano 'yun? Bakit ba mahina yung boses niyo? Ano 'yun diyan? Pick up diyan sa ano? Ano 'yun, Lisel? Nakikita lang kita sa amin. Oh, nakikita ko yung nag-utos sa Tagarian, kapitbahay. Siguro may inggit sa iyo. Ano bang ano mo sa buhay? May negosyo ka ba? Kasi inggit yung nakikita niya, eh. No? Ano po yun? Ano? Hindi ko talaga maintindihan yung... Ano po? Pakiulit po, pasensya na po, ha? Hindi talaga maintindihan. Bigas? Okay. Ay, nagninegosyo ka ng bigas. Okay. So, yun na, marami kasi ngayon yung mga inggitero, no? Talagang ano ngayon yung mga tao na yan. No? Sige lang, Lisel, maging mapagpatawad ka na lang, no? At kung sino man yun siya, alam mo, pinaparusahan na siya ngayon ng aking mga gabay, no? Pati yung mangkukulam at saka yung nag-utos na yan. So kung ano man yung dinaramdam mo, magiging 10 beses yung balik sa kanila. No? At talagang manghihina din yung mga yon. No? So, importante, naalis na yan, maging mapagpatawad ka na lang, ipasa Diyos na lang natin, no? Ang kung sino man yung mga taong yon. So, maganda sana kung pumasok yun para malaman natin kung sino. Kaso hindi, naunahan ka kasi ng takot, kaba mo at sakit na inaindang mo dun sa paa mo. Ganun talaga, masakit yan kasi may ano, eh, may karga ka, eh. Ano po? Sobrang sakit. Ganun talaga. Pero kung uulitin natin yan ngayon, hindi na yan masakit kasi wala ka ng karga, wala ng spiritual na sakit na sa katawan mo. Oh. Ganun talaga. Parang nagbabaga yan, parang hinihiwa yung daliri mo yan.
Ganun talagang ano, ganun talagang mararamdaman. So paano, Lisel? Magpapaalam na ako sa iyo, no? Para makapaghinga ka yan. Yung tubig, wag mong paubusan, ha? Okay. Magdasal po kayo lagi sa Diyos, ha? Para mas maganda kasi may Diyos talaga sa buhay, no? Para maproteksyonan tayo lagi, ano? Sige, maraming salamat, Lisel. God bless sa inyo. Okay, sige po, ingat kayo lagi. God bless sa inyo dyan. Maraming salamat. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Okay. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat po.